Ayan, so good morning po sa ating lahat. So today is July 15. So marahaba yung pila ng repair natin. So mayroon tayong job dito today. This is ASUS GTX 1060 Super DDR6 6GB. So DDR6 na siya guys. This is the latest version. So according sa customers, ang nakalagay dito, so wala siya, wala naman siyang address kasi pinadala sa Lalamove lang ito. Pinadala sa Lalamove. So shoutout natin si Sir Law, Lawrence F. Bulang Bu Bulala Bulalaki. Okay, Bulalaki. So yun ang pangalan ng ating customer. So ito siya guys. Yan. So DDR6. So, pang number, so ang repair natin ay pang number 136. So, yan po yung ating numbering. It's per customer yan, guys. So, naka-box pa siya. So, hindi ko lang alam kung anong problem nito. So, tingnan natin kung, ay, nakadampo tayo ng plugs. Okay, may plaks yung kamay natin. So, ito ay, so, hindi ko lang alam kung anong problem nito. So, tingnan na lang natin. Okay. So, this is small, slim lang siya. Pero 6GB na siya, guys. Tapos, DDR6 latest version. Okay. So, I think this is liquid damage. So, napansin ko kasi siya, marami siyang ano. Then, kung di ako nagkakamali, may naaalala akong customers na nagsisend sa atin ng naihian ng daga. So, I don't know kung ito ay naihian ng daga. So, inspection natin sa microscope. Baka ito nga yung naihian ng daga. So, marami na kasi nagpapareferred. Din na natin siya matandaan. Ayan, I see. So, ito nga yun. Kung mapapansin kasi natin. Ayan guys, liquid damage. Ayan. So, this is no display. So, ayan, dami. Ito pa, oh. So, ang problema lang natin, wala tayong donor. Sana makaya natin sa cleaning, madala sa linis lang. Actually, nilinis na siya guys ng customers sa tingin ko kasi medyo ano siya eh. Malinis siya pero yung corrosion nandito pa rin. Ayan. So, ito siya. Ayan oh. So, resistor oh. So, ang kailangan natin ay cleaning. So, this option is cleaning. Ayan. So, ito siya oh. So, ang problema natin na ito, guys. Wala tayong donor. So, this is ASUS. So, titingnan lang natin siya kung wala nang pa. O, yan. Kakalasin natin siya, guys. At lilinisin. Kasi hindi natin siya pwedeng testingin. This is liquid damage. Inalawang na rin yung tornilyuhan. So, liquid damage.
So, nilagyan din siya ng ano dito. Okay, mas maganda, tanggalin natin to. Para maitapaan natin kasi nasa likod yung problema. Siyempre, tatanggalin natin yung kanyang ito. Kasi mag-a-apply tayo ng liquid. Hindi siya magkaroon dapat. Papalitin na rin yan. So, 6 gig. 1, 2, 3, 4. So, 6. Ayan. So, may tagos siya dito sa kabila, oh. So, tanggalin natin ang kanyang para hindi dumikit at hindi na kumalat. So, ang ating basura. So, sa likod tayo mag-umpisa. Starin lang natin kung shortage siya. So, master sound. 12 volts. So, hindi naman. 3 volts. So, hindi. So, ating 12 volts external. Okay, not shorted. Okay, not shorted. So, umpisahin natin siya dito. Taas na ito. Pabingi. Apply. Kailangan natin siya linisin. Gamitin natin yung ilaw na malakas para maliwanag. So ito guys, ay tsatsagain lang sa paglilinis. Medyo matagal siya, pero kailangan tiisin. Kailangan lang siyang tiyagain. Yes, ano po yan? Wait lang guys, may customer. So, ito lang yung
Ito may putol dito ang isa. So nalinis ko na ito siya guys kanina kasi may dumating na customer. So nag-inquire ng ticket. So na-cleaning ko na siya guys. Di na tuyo ko na rin ito. Bali ang problem nito, no display. According sa ating, so anong nakalagay dito ay issue, no display, okay? So putol lang itong isang line na ito. Ito, naputol na siya. So, either HDMI yung problema niya. Ah, HDMI, DBI. So, wala tayong pamalit para dyan. Susubukan natin yan kung... Tapos natanggal ko na rin guys yung ibang ano nito. Ito. So, yung may mga kulay green. Actually guys, nilinis ko yan. Tinaga ko siyang linisin. Ayan. So, kailangan ko siyang tanggalin kahit yung kaunting kulay green. So, yan guys. Ay kapag hindi ko siya tinanggal, itong kulay green na ito, darating yung panahon na kasi sa ano ito eh, connection sa bawat layer papunta sa kabila, kabilang layer, ganyan. So, kailangan ko siya dyan tsagain, linisin. Nalinis ko na ito guys ng liquid, lacquer blue. So, ang inaano na lang natin eh, inaano ko na lang siya. Nire-retouch ko na lang yung mga iba pang may kulay green. Kasi nagkaroon kasi ng ano, ito yan. Halos sinisa-isa ko yan guys. So, ngayon kasi ay alas dos na. So, kinimula ko kasi yung kanina ng alas 9. So, alas dos na kasi ngayon guys. Kumain na rin kasi ako. Pero hindi ko pa rin siya tapos gawin guys. Kasi may customer na dumating kanina. Nag-pick up ng repair. Na inabot na ng 2 months mahigit. So, maglalaps na nga yung kontrata. Pero kinuha niya pa rin kasi tanda naman niya. Ayan. So ayan, oh, marami siyang ano. So, kailangan ko yung linisin, guys. Kahit bagamat, so, ayan ay hindi na dapat linisin. Pero, kailangan kasi. Kahit manumano. So, ito, nagkaroon siya ng corrosion dito. Ito, may mga tikal na. So, namalmaan ito, itong IC na to, yung kanina. So, nalinis ko na yan, guys. Ito yon, ito yung IC na to, tapos ito. Ayan. So, ito yung namalmaan. Nakaskas ko na yan, guys. Ito. So, ito. Ayan. Possible kaya walang display. Kasi ito, sa ang purpose ng IC na ito is sa engage IC ito, guys. Kaya mahalaga to. Yan, dalo na yan. Sa engage IC. Mapansin nyo yung paan yan. Mayroon yan dito yung isa. Tapos putol doon. So, wala ibang pinasuha na engage kundi itong dalawa na ito. Ayan. Tapos, may pinalitan ako guys na isa dito. Ito. Ayan. Mapansin nyo. So, iba yung kulay niya. Ayan. Kung mapansin sa mga kulay niya, iba siya. Ito. Dilaw na dilaw. Ito medyo black. Kasi natanggal siya guys habang nililinis ko. Then, ayaw niya na kumapit. Kaya, pinalitan ko na siya. Ito yung guys. Talagang sinaga ako ito. Makita nyo naman dun sa una nating video. So, ito ay maraming kulay green. So, tinanggal natin yan. Tapos ito. Tagusan kasi yan ng signals. Ayan o. Oh, especially yan o. Oh. Tapos ito guys. Nilinis ko rin ito. Kapasi isang resistor na to. So, nababalutan na siya ng corroded parts. Saka itong parts na to. So, una ng video natin, meron yan eh. So, medyo matagal lang siya guys, yung paglilinis. So, inaabutin ka ng 2 oras. So, halos inaabutin ako ng 2 oras. So, kahit gano'n siya katagal, ang mahalaga naman kasi dito is mapagana natin. Mapagana o hindi, at least sinubukan natin. So, ang GPU repairing kasi is... gumana at hindi. Talagang matagal siya i-repair guys. So, hindi tayo nagmamadali. Kung bakit magtataka kayo sa mga customer kasi. Gaya, dami ko nakaka-chat. So,
no fix, no pay yung hinahanap nila. So sa akin kasi may mga charge. Magawa't hindi, may charge kasi sa akin. So ayan. Tapos itong side na to, ayan. Nalinis ko na siya, guys, ayan. Natanggal ko na yung mga corrosion parts niyan. Sa bawat memory, meron niya mga dumi. So nalinis ko na yan, guys. Ayan. So na-cleaning ko na siya. So i-ano ko lang ulit, retouch ko na lang ulit kasi medyo may nakita pa ako mga dumi. Ayan. So re-retouch ko lang siya. So yung kabila, ito, na-brush ko na yan, guys. Na-brush ko na tong kabila na to. Wala naman dito eh, wala problem dito sa kabila na to. So tiningnan ko yung ano niya, microscope po niya. Wala naman ako nakita dyan na corrosion. So mayroon dito sa side na to. Yan. Ito ang marami. Yan. So nalinis ko na to kanina. So kailangan ko lang i-retouch kasi may mga nakuha pa akong mga nung tinuyo ko siya, may mga nakuha pa akong mga yung parang lupa-lupa. Actually guys, ganyan ako maglinis. Talagang pulido yan, guys. So itong IC na to, wala pa akong pamalit. Putol na isang paa. So wala tayong magagawa. So either it's ang DBI, hindi gumana din. Mayroon pa namang dalawa. HDMI at saka DBI. HDMI at saka DisplayPort. Ito yung DBI ang wala. Kasi may problema tong isa eh. So tingnan natin kung gagana. Pero mahalaga kasi yun eh. Kung dapat kompleto. Kakaroon kasi yan ng issue. So, retouch na lang ito, guys. Retouch. So, ang ano lang naman ito eh, naihihan ng daga. So, nilinis na nung customer. Sorry, hindi pa rin siya nag-success. No display daw, yun ang sabi. So, nakita ko siya. May mga, yung especially yung resistor. Resistor, SMD capacitor. May ano kasi, nakabalot, guys, na umido. Yung kulay green. Shorted yan, guys. May resistance yan. Magkukos yan sa signal. Haharangan yan ng signal, guys. Especially itong lines na to. Tapos natanggal yung isang capacitor. Ibig sabihin, hindi na nakakapit yung isang capacitor. Possible, yun na lang. Saka yung isang N-gauge dito. Yung N-gauge, guys, nag-open yan ng signal dito sa ating GPU chip na to. Yan. So, yung chip natin na yan. Ang purpose ng N-gauge. Go-open niya, nag-switch yan, 3 volts, so to 1.8 volts, papasok, pupunta dito sa GPU chip, kasi magkakaroon ng voltage yung GPU chip, magkakaroon ng signals, so, yan, ganyan, guys. So, wala akong yung theory, pero experience lang, guys, yun yung napansin ko, eh. So, I think, malinis na siya. So, tingin ko lang. Kasi, alas 2 oras ko na itong kini-cleaning, eh. Talagang kinukot-kot ko yan. Pangkot-kot ko, guys, ganito. Talagang ginatsaga ko yan. Ito, guys, ay DDR6. So, latest version. Well, hindi pa available ang piyasa nito. Yung mga DDR6 ang memory. So, hindi pa nabibili sa market sa China. Siguro, nabibili man, pero yung nakasulat kasi, na printed parts number. So, iba pa kasi guys yung nakasulat na printed parts number. Kapag sinerge mo siya sa datasheet o internet, sa ibang-ibang shopping center, sa Lazada, Shopee, ganyan. So, hindi siya available. Pero kung makikita niyo yung pinaka ibang code, may ibang code yan sa ano eh. Sa tawag dito, sa pinaka, halimbawa, gumamit kayo ng board view, schematic, may iba pa siyang code eh. Naranasan ko na yun eh, yung ganong itsura. Iba yung printed number, pero pag sinerge mo siya, meron siyang tinatawag. May mga additional, SG, 5GPG, ganyan, PQ. Tapos sa dulo, meron pang KGKG. Kaya pag sinerge mo nyo yung number minsan na, halimbawa, 7102, walang binibigay ang internet, kahit anong search mo. Pero pag sinerge mo na SPG, PQG, ganyan. So may lumalabas sa internet. Tapos may ano, kasi ganun kasi dapat, exact dapat, lalo na especially kung hindi pa siya naita-type sa, o binibenta sa Lazada, Shopee, ganyan, sa AliExpress, ganyan, yung mga icing, ganun. So, subukan ko din maghanap, guys, eh. Kaya, wala eh, wala ako nakuha. So, yan. So, ito yung na-cleanest ko na kanina yan. So, retouch na lang kasi siya.
Kasi may nakikita pa kasi akong kulay green. Kasi hindi ako satisfied pag ganun. Especially to 12 volts. Tagos kasi yan sa kabila, papunta din sa kabilang linya. Yan. Nabubutas yan kasi guys. Yung kanyang hole papunta din sa kabila. Kasi nasa may layer ito guys eh. Hindi ko alam kung ilang layer ang isang GPU yung kagaya nito. Pero yung pinaka-latest version ng GPU guys, yung 2022 GPU version is nasa 14 layer ang kanyang kapasidad. Ibig sabihin yung kanipis niyan, 14 layer. Sa labas sana yun. Basta ganun siya eh. Nag-resist na ako guys sa mga bagong GPU. May 14 layer siya. So ganito, hindi ko alam kung ilang layer. Kaya ang GPU, kala mo nyo, sinorted mo yan, short. Pag tinester mo, kala mo shorted yung GPU. So hindi. Pag GPU, nag-inject ka, minsan nang pinainit nito, itong GPU chip natin. Kasi ito ay may 1 ohms lang. Pero ang ampere mataas, na 200 ampere ganyan. 200 milliampere. 200 milliampere pala. Ayan. So ito, may pesa ba to? Wala naman. May nakasangat sa ilalim. Okay, kasi may pangalan siya dito. Ayan, tutuyuin ko na lang siya. So, hindi ko siya tinester kanina na para no display. Kasi sumunog pa. So, blower ko lang siya guys. Kasi na-experience ko na kasi yun eh. Tester ako. Tinesting ko, sumunog eh. So, naranasan ko kasi, sira naman yung GPU, no display talaga siya, kaya lang, pag tester ko, humusok siya guys. Kasi nakalagay doon, no display, tapos wala naman siyang shorted nung inano ko. Tapos yung tinesting ko, maya humusok, psst, ayan, so, sa halip na hindi masira, ayun, basta mga liquid damage. Daging ganun, so mahirap, kailangan nyo na siyang linisin bago nyo pagtetestingin mamaya. May napitik pala na alog sa pagta-travel. Yari, sunog. Ayan. So, experience. Na-earn kasi sa experience eh. Kaya, huwag nang subukan kung talaga namang liquid damage. Kasi magkakaroon pa ng chance ng repair yan. So, hot-earn natin especially yung kanyang VRAM. Kasi may butas yan, may holes yan papunta sa VRAM, sa pins. Kailangan tuyo. Kasi may dumi din yung, baka may dumi yung ilalim ng VRAM. Uusok yan. Yung dumi, pag nabasa kasi yung alikabok, may magnets yun. Nakakaroon ng resistance. Mas uusok yan, masusunog. So, kailangan siyang tuyuin. So, ang ni-repair natin guys ay naihian ng daga according sa ating customer. Ito daw ay bago pa daw, naihian ng daga. So, actually guys, malimit talaga naihian ng daga. Lalo na yung system unit nila may butas. Napapasok kasi dyan ang bugwit. Pumapasok kasi ang bugwit dyan para mag-usisa yung bugwit. Favorito nila yan eh. Oops, may nakalawit ang ating wiring. So, inspection ulit natin. So, hindi natin yung tinitigilan hanggat may nakikita tayong dumi. Kailangan kasi clear. Ito. Kasi babalik yan sa atin pag nagkataon. Ay,
Hindi nyo pala kita. Sorry. So, yan. May mga dumi pala siya. It's a green. It's kalawang yan. Kailangan niya matanggal. Kakain yan. Kakainin yan. Mauubos yan. Mahirap pag naiiyan ng daga. So, kinakalawang. Ayan, daming kalawang. Oh. Ito po. So, kumakalas yung ano eh. Yung mga tumigas na ano eh. Kailangan ay maganda yung microscope. Kita. Ito yung kanina, maraming nakuha dito sa side na to. Sana okay pa tong resistor na ito. Ito yung nababalot na siya ng omido. Ito kanina. Saka dito sa ito yung natanggal. So okay na siya. Linis na. Ayan o. Linis na siya guys. Saka ito. Ito yung nabalot ng sana. Ayan natipak na. Tanggal na yung ano niya. Sana gumana pa tong resistor na to. Ito yung isa na balatan na to. Sana nagana pa. Kasi pag hindi, eh, di patay na. So, connected siya sa gates and gates. Titipak na. So, ito rin. Sa microscope lang siya nakikita guys. Sa mata, pag yung sa naked eye lang. Pag sa wala microscope, hindi siya masyado halata. So, wala namang problema ang pins. So, itong part na to, malinis na. Yung mga hole, tinamaan yung mga hole. Talaga, pasaway na daga. Dami nang iihian eh, dito pa umihi. Okay. Ito. Okay na. Purgig asos. Sana gumana. So, ang nakalagay dito sa box is no display. So, ang nakalagay dito ni sir, issue, no display. Yan. Extend super Ponex. Ponex. So, ito lang. Either walang display dito sa isa na to. Putol na. So, tingnan natin. So, tester natin. So, wala naman tayong shorty dito eh, kanina. Tinester natin ng una. So, lagyan natin siya ng 8 pin. So, yung ating eraser pang sa pin sa ilalim. Baka mag-short. So, gamitin natin ang HDMI na. So, ang gamit natin ay bagong monitor na. Bagong second hand na monitor. Ayan. Second hand na monitor. So, pang PC na yan. Kaya matik. Hindi na kailangan i-on.
So, power on natin siya. Power on. On. Okay. So, pan-spinning. Sana mag-display. Ayun. Ayun. May display na siya. So, turn out natin. May uminit na ang chip. Okay. May display na siya. So, ayos. So, check natin ngayon ang isa pang port. Ang ano naman, display port. Tingnan natin kung good ang display port kasi hindi natin alam kung anong gamit ni customer. So, power on. May init ng chip niya. Meron ba? Ah, wala. Walang display. Turn up. So, walang display ang display port. So, baka yun ay may epekto. So, may epekto. Try natin. Baka naman madumi lang. Isa kasi hindi ito nakagana eh. Itong display port na ito eh. Isa pa. Power on. Nag-on ba? Oh, wala talaga. So, turn up. So, display DBI naman. So, saan kaya connected yung isa na yan? Baka sa switching ng ano, DBI to ano, display port. Kaya hindi siya, wala siyang display. Pag dumaan na itong isa, kapag gumana itong isa na to, ibig sabihin yung isang nasa likod doon sa switching siya. Switching ng itong naputol na pa ng IC dito sa likod dito. Ito. Switching nito at saka nito. Possible yan. So, tingnan natin. Pag gumana yan, ganun yan. Hula lang guys. Wala tayong schematic. Okay? So, power on. Power on natin. Ayan. Switching IC. Pag nagka-display, ay wala. Ayun, sad lang siya. So, wala siya guys, wala. Actually, may ano dito pala, may donor. Baka ito'y pwede. Ay, hindi lang nakalagay kung, wala siyang ano. So, hindi ko alam ang function. Mas marami yung IC niya eh. Wala siyang DBI pati ito. Display port lang. So, yun lang yung problem nito guys. So, magagamit na lang siya via ano. Malaki ang epekto nitong isa. Malaki ang epekto. Itong isang nawawala siguro na to. Nabalatan na kasi siya. 2 pa oh. Putol na yata ito. Hindi na siguro connected. So, ito kasi ay naka-switch. Ito, ito isa dito. So, ito, may problema ba to? Anong number? K27N. So, K27N. So, search tayo, search. K27N. K27N. 27N. Ayun, SMD. Ay, hindi. Ano yun? Check natin siya, guys. K27N. Anong IC kaya ito? So, image nga natin. So, wala. Datasheet. Dito tayo sa datasheet. So, wala siyang exact.
ay binibigay. Okay, 27 and sola. Kaya nga natin to. Ay, hindi. Transistor. Ibang transistor. Ibang IC. Hindi siya pinapakita. Ang model nito ay Asus. So wala siya guys, 6 pin. Itong isa, ito guys, meron siya. Ah. Kaya lang problema 'yon. So ayan, wala talaga. Kailangan ng donor para dito. So wala na, ihi muna ako. Ayan guys, so ako'y naihi kaya umihi muna ako. So guys, ang may ginawa pala ako dito guys, tingnan lang natin kung gagana. So ito naman guys ay tsambahan lang. Actually, wala akong board view para dito, wala din ako schematic. So nagtingin-tingin ako guys ng so ito. Actually, nag-iisa lang naman siya guys. Gaya niyan. So, parang gagawin ko na lang is pag pinagbasihan ko siya. So, nag-chip na ako ng isa. Napalit ko na siya pero hindi ko pa siya guys na-testing. So, tinignan ko lang guys. Ayan. Ano natin, microscope para makita nyo. So, ipakita ko sa inyo. Tapos, titetesting natin. So, ito guys. Naikabit ko na siya guys pero hindi ko pa siya na-test. Bali ito. Kung mapapansin nyo, itong ano. Iisa, mayroon siyang isang available dito. Nag-iisa lang naman siya. Then, mapansin nyo, ito yung HDMI natin. HDMI. So, ito naman ay tatlong paa. Itong isa na to. Yan. Tatlong paa nung isa. Tapos, ito. So, yan. Ito guys yung naputol doon sa kabila. So, nalagay ko na eh. Tapos, nag-iisa lang naman siya. Tapos, katapat siya nito. So, ngayon. Ibang model ito guys eh. I think this is a 4GB. DDR5 din siya. Pero, pang tawag dito. Pang Galaxy ata to. So yan. So magkamukha naman siya. So subukan lang natin guys kung gagana. So hindi ko sure kung gagana siya. Tapos ngayon, siyempre pinagbase lang natin yung pin, yung pin number 1. Tapos ito kasi ito yung bago natin ginagawa natin. So, 'di ba? It's DBI. Tapos isa lang naman yung kanyang ano, kanyang 3 pin, 6 pin pala. Then wala naman ditong 2 pin. So tingnan natin siya kung mag-works. So, wala tayo schematic, guys, ha. So, ano lang tayo. So, subok lang tayo. So, parang tsamba na rin. At saka tsambahan lang natin. So, basta tama lang yung pins. Kasi ang pin nito, pin number 1 ay dito. Ayan. So, titingnan natin siya kung mag-works. So, may mga plugs pa. Kakabit ko lang niya siya, guys. Pero hindi ko pa siya natetesting. So, tingnan natin kung mag-works yung kanyang tinatawag na DBI. Kasi ano na siya eh. Tawag dito eh. Nandun na eh. Kulang na. Putol kasi yung paa. So ngayon, wala naman tayong schematic. Wala akong ma-search kanina sa internet, di ba? Sinerch natin siya, wala. So ngayon, single. Single lang din yung nandito. Ayan. Eh, may tumalbog. Ano yun? Ay, pinagpalitan pala. Ayan. So single, single. So single lang naman yung 6 pin, tapos single lang din dito sa kabila. So yung kanina kasi, itong isa, itong isa nating donor, ito. So, wala siyang DBI. Tapos, ang rami nung sa baba. Ang daming, ano, 6 pin na IC. Ayan, napakarami. Yung 6 pin. Ayan, o. So, hindi natin siya pwedeng kunin. Hindi natin alam kung anong function nun. Baka masira. So, ito. Dito, hindi rin natin alam. Baka masira. Pero, sira naman kasi yung sa display connection niya. Yung sa DBI. Ito. Sira naman kasi wala siyang display. Walang ibang function ito kundi dito yan guys.
For sure yan, guys. Sure yan, 100%. Kasi itong ano na yan, andito yan eh. Mapansin nyo naman. Oh, ito, ito yung isa. Dito kasi, wala naman akong napansin dito na sira o ano. So, mahirap kasi siyang tiranin kung walang schematic o overview. Pero ASUS to, subukan natin i-search mamaya. So, titesting natin siya ngayon kung mag-works. Sana gumana. Kasi pag di gumana, ay di sad. Sad tayo. So, base natin, experience base. Actually, first time ko lang siya magkabit ng ganun, guys. So, titingnan pa lang natin siya kung mag-works. Sana. So, ito, ito yung titestingin natin. So, lagay natin siya dito. So, patayin muna natin ang exhaust. So, ayan. Wala muna tayong hard disk. So, testing natin siya. So, power natin siya. Power on. So, pan spinning. So, tingnan natin kung may display. Ayan. So, may display siya, guys. Magana. So, check natin yung kanyang isa. Baka gumana rin yung isa. So, kung pag gumana yung pati display port natin ay hindi okay. Baka switching lang siya. Ayan. So, tingnan nga natin. Sana gumana. Kapag hindi, ay di wala tayong magagawa. No schematic eh. So, power on. So, gagana ba? Okay, hindi gumana. Sorry, not working. May low na yung ano eh, keyboard. Patayin na natin. Wala, di na gana yung ating display port. Sad. So, wala tayong magagawa. At least gumana yung DBI natin. Pwede rin naman eh, dual, DBI. Dual, pag, kasi ano lang naman to eh. Tawag dito. Yeah. Tatlo lang naman siya eh. Pwede ka dito mag-dual at saka dito. Actually, pag tatlo kasing monitor na ganito, hindi yung gagana guys. Saan ba tatlo to? Kasalpak. Hindi siya gumagana. Mayroon kasi ako dito eh. Tinry ko na yan. Tatlong monitor. Ayaw gumana eh. Yung dalawa, para nag-ship yan. Nag-shifting lang yan eh. Kasi ang alam ko dito, yung ito yata at saka ito magkasama. Tapos ito yung nakabuo. Hindi ko masyado sure. So, parang ganun lang kasi siya. Di, pag sinalpak mo siya, yan, gagana yan. Dito na lang siya sa dalawa, kung dalawa yung ginagamit. So, kung gamit niya yung display port. So, sorry. So, sira siya. So, wala tayo schematic. At least, gumagana na siya, guys, ito isa. Napagana natin dalawa. Kaya niya pa rin mag-dual monitor. Ayan. So, linisin ko na lang siya. Wala naman ako makita dito, ano eh, sira sa kabila. So, wala din naman siyang fuse. Itong display port. So, tingnan natin. Magagawan pa ng paraan. Wala siya eh. Wala siyang ano eh. Mas maganda kasi yung may mga, yung iba kasing unit, may fuse. So, ito kasi wala. Itong display port. Nalinis ko na siya, guys. So, wala na naman tayong microscope yan. So, nalinis ko na kasi ito eh. Wala pa rin. Ayan. So, wala kasi siyang fuse. So, hindi ko alam kung ito ay para dito. So, hindi ko alam. So, na-schematic tayo ka. Mga ngapa tayo. So, marami kasi yung nandito eh. Ito. Actually, hindi naman to naging corrosion tong parts na to eh. Kaya, hindi ko alam kung ito is paano siya nasira. So, hindi ko alam kung ito. So, I don't know guys. Wala akong idea. Ayan. So, ito pala, nagka-corrosion tong isa na to. Ito, nabalatan eh. Kaya lang, tatlo pa eh. Ito kasi anim. Ito anim, anim, anim. Ganon din pala siya, guys. Pare-paras lang pala. K27N din pala siya. Itong mga to. Ito. Ibig sabihin para dito rin. Kaya lang, wala akong pamalit eh. So, parang makakayak pa kaya. Subukan ko kaya. Ano ba ito? So, may kalawang ito eh. Baka dito lang. Pero wala eh. So, ito yung isang may ano eh. Pero kapit pa rin naman siya eh. Ito pala yung nagka-corrosion na isa. Ayan eh. Nagkulay na siya eh. Ayan. Lumbas yung ano.
wala kasi tayong schematic, kaya hindi matester yung ano maayos. So never mind. So 240 is working fine. Actually, this is repaired. Success repair. So assembling ko lang siya, guys. Then stress test natin yan. Okay? So assembling ko lang. So ito na yung ating repair. So ongoing stress test. So na-stress test na natin siya, guys. So okay na yan. So yan siya. So Asus. Ayan, GeForce GTX. So yan yung model niya sa kabila. Ayan. So ayan siya. So ayan ay DBI. Ang gamit natin ay DBI. So ayan. So ito siya, guys. Ayan yung kanyang temperature saka specs. So 6 GB. So 192 bit. So 1.8 ang megahertz ang kanyang GPU clocks. Yan. So Asus ang ating sub vendor. Ang model natin GTX 1660 Super. Yan yung temperature natin, guys, 87 lang. So kanina pa yan, stress test natin siya. So ito yung ating oras is 22 minutes. Yan. So running in 22 minutes on a stress test. It's working fine. So, pan speed niya. Okay naman. So, nalinis na natin yan, guys. Yung ating pan. Yan. So, okay na siya. It's working fine. Ayan. So, na-update ko na rin yung may-ari regarding sa kanyang GPU na yan. So, antay na lang ang payment. Yan. Para ma-ship back sa ating customers. Okay. So, hanggang sa muli. Ang ating pagre-repair ay muli, tatapusin na natin sa yugtong ito. So, nagpapasalamat ako sa lahat pala ng nagko-comment sa ating YouTube channel. Then, salamat din sa nagme-message sa ating Facebook. So, ayan. Salamat sa inyo, guys, sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Salamat din sa mga nagsusubscribe and nagla-like, nagko-comment, nag-share. Ayan, so maraming referral po na dumadating sa atin. So, tambak na tambak tayo sa repair ngayon. Umabot tayo ng 24 pieces per day na nakapila ng papagawa. So, tambak po tayo ngayon. So, sobrang dami po talagang ano. Yung halos referral, tapos mga kako-technician natin, hindi nila kaya, pinadadala nila dito sa atin para dito magpagawa sa ating repair shop. So, salamat sa nagtitiwala. Sa mga nagtitiwala sa akin. So, ayan. So, sa mga bago pa lang channel, sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, hanggang sa muli. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!